Magandang araw, Icons. Isa na namang araw upang pagyabungin at pagyamanin natin ang ating kaalaman sa kabila ng kinakaharap nating krisis sa panahong ito. Nawa kayo ay manatiling ligtas at panatilihin nating karoon ng malusog na pangangatawan. Sa ngayon, welcome sa ating online review sa Filipino. Muli, ako nga pala si Binibini Shaina Del Rosario na magbabahagi ng kaalaman sa paksang tatalakayin natin sa araw na ito. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang ano nga ba ang mga dapat tandaan kapag tayo ay nagsusulat. Sabi nila ang pagsulat daw ay isang paraan ng pagbabahagi ng ating kaalaman, nararamdaman, opinyon at kung ano-ano pang mga ideya sa ating isipan. Na kung minsan bilang tayo ang manunulat o tayo ang may akda, niisip natin na mayroon tayong kalayaan sa pagsusulat. Naman may pagkakataon na nababaliwala na natin kung ano nga ba yung mga dapat tandaan kapag tayo ay nagsusulat. Pagkakataon din na kapag tayo ay nagsusulat, nakakalimutan na natin ang wastong gamit ng mga salita. Hindi na natin namamalayan na kung minsan dala na rin ng ating emosyon kapag tayo ay nagsusulat at dala na rin ng ating kaisipan na mayroon tayong kalayaan sa pagsusulat, nakakalimutan na natin na ang mga salita na minsan ay ginagamit natin ay hindi na pala wasto ang gamit natin. Kaya naman, kung alam natin ang kawastuhan ng bawat salita o tamang paggamit nito sa isang pangungusap, madali na nating matutukoy ang mga mali sa isang pangungusap. Yang mga bagay na yan ang ating tatalakayin sa araw na ito sa ating online review. Bago yan, nais ko munang ibahagi sa inyo ang inihayag ni Impong L. Yang ng Philippine Star noong taong 2012. Ang sabi niya, ang bastong paggamit ng mga salita ay siyang tulay ng isang masining na pagpapahayag. May mga pagkakataon na tayo bilang isang manunulat, katulad nga ng sinabi ko kanina na iniisip natin na mayroon tayong kalayaan na magsulat ng kung ano man yung naiisip natin o opinion natin, nakakalimutan na natin kung ano nga ba yung mga wastong salita na dapat nating gamitin sa mga ideya o opinion na nais nating isulat. Ngunit, sabi ni Impong L. Yang na kapag tayo daw ay nagsusulat at ginamit natin ng wasto ang bawat salita na ating gagamitin ay magkakaroon tayo ng isang masining na pagpapahayag at yun ang kahalagahan ng wastong paggamit ng mga salita dahil katulad nga ng sinabi ni Impong L. Yang, isa itong tulay sa masining na pagpapahayag. Mayroon din namang pagkakataon na hindi natin sinasadya o akala natin na ang gamit ng salitang ito ay ganito, ngunit mali pala. Okay, so yun ang ating tatalakayin sa araw na ito. Magkakaroon tayo ng mga halimbawang salita na ano nga ba yung pinagkaiba ng gamit nito at gamit noon. Okay, so simulan na natin sa ating unang salita. Ang salitang nang at nang. Ano nga ba ang gamit ng mahabang nang at gamit ng maiksing nang sa isang pangungusap? Tuwing kailan nga ba ito ginagamit? So, ang mahabang nang ay inilalagay sa pagitan ng pandiwa at ng panuring nito. So, pag sinabi nating pandiwa, ito ay ang mga salitang kilos. Okay, so kapag daw mayroon tayong salitang kilos sa isang pangungusap at mayroon tayong panuring ng pandiwang ito, ang gagamitin natin sa pagitan ng dalawang salitang iyon ay ang mahabang nang. Okay, so halimbawang pangungusap, nag-isip ng mabuti si Edward bago mabuo ang kanyang
decision. So sa pangungusap na ito, nakikita naman na ang ginamit nating salita ay ang mahabang nang. At nasaan nga ba ang ating pandiwa? Ang ating pandiwa sa pangungusap na ito ay ang salitang nag-isip. At ang ating panuring sa pangungusap na ito ay ang salitang mabuti. At kung inyong nakikita, nasa pagitan ng ating pandiwang salita ang at ng panuring salita ay ang mahabang nang. Okay, so ayan. Yan daw ang gamit ng nang. Una, inilalagay sa pagitan ng pandiwa at panuring nito. Pangalawang halimbawang pangungusap. Nagpasa si Pauline ng proyekto ng maaga. So, sa nakikita natin, ginamit natin ang salitang nang. At nasaan nga ba ang ating pandiwa? O ano dyan yung salitang pandiwa? Ang ating pandiwa ay ang salitang nagpasa. Nagpasa si Pauline ng proyekto. Paano o kailan? Kailan nagpasa si Pauline ng kanyang proyekto? Maaga, which is ang ating panuring. Kaya naman, hindi natin gagamitin ang maiksing nang, kundi ang gagamitin natin ay ang mahabang nang. Okay, maliwanag. Munod, gagamitin daw natin or karaniwan daw ginagamit ang salitang nang o ang mahabang nang kapag pinagdudugtong ang dalawang sugnay sa isang pangungusap. So, gumaganap na isang pangatnig ang mahabang nang kapag ka mayroong dalawang sugnay na pinagdurugtong sa isang pangungusap. So, magkaroon tayo ng halimbawang pangungusap. Mag-impok ka nang may magamit ka sa oras ng pangangailangan. So, nakikita naman natin sa halimbawang pangungusap na ang ginamit natin ang mahabang nang. At gumaganap ito bilang isang pangatnig. Sapagkat mayroon tayong dalawang sugnay na pinag-uugnay nito sa ating halimbawang pangungusap. Ano nga ba ang ating unang sugnay? Ang unang sugnay natin ay ang mag-impok ka. Okay, so sabi dyan, ang mag-impok ka ay isang sugnay na makapag-iisa. Pag sinabi nating sugnay na makapag-iisa, kaya nitong tumayo ng mag-isa kahit natanggalin natin yung iba pang mga salitang karugtong nito. Halimbawa, kapag tinanggal mo yung nang may magamit ka sa oras ng pangangailangan, ang matitira lang ay ang mag-impok ka. So, maaari na siyang i-consider bilang isang pangungusap. Kaya naman, siya ay tinatawag na sugnay na makapag-iisa. Okay? So, ang pangalawa nating sugnay ay ang may magamit ka sa oras ng pangangailangan. So, yan yung ating pangalawang sugnay na gumaganap bilang katulong na sugnay. Okay? Sinabi natin katulong na sugnay, ito ay mga karagdagang impormasyon lamang ng ating sugnay na makapag-iisa. Okay, so balik tayo. Gagamitin daw natin ang mahabang nang bilang isang pangatnig kapag mayroon tayong dalawang sugnay na pinagdurugtong sa isang pangungusap. Okay, pangalawang halimbawang pangungusap. Matuto kang magbanat ng buto nang hindi naghihikahos sa buhay. So, sa ating nakikita, muli nating ginamit ang mahabang nang bilang isang pangatnig o gumaganap ito bilang isang pangatnig dahil mayroon tayong dalawang sugnay. Ang una nating sugnay ay ang matutong magbanat ng buto. At sabi dyan, ito ay sugnay na makapag-iisa sapagkat kaya nitong tumayo ng mag-isa bilang isang pangungusap kahit natanggalin natin yung iba pang mga salitang kasama nito.
At ang ating pangalawang sugnay ay ang hindi naghihikahos sa buhay bilang ating katulong na sugnay. Na pag sinabi natin katulong na sugnay, ito ay karagdagang impormasyon lamang ng ating sugnay na makapag-iisa. Kaya naman, muli ginamit natin bilang pangatnig ang mahabang nang. Okay, maliwanag? No, tuwing kailan ulit natin gagamitin ang mahabang nang? So sabi dyan, ginagamit ito sa gitna ng dalawang salitang ugat, pandiwa o pawatas na inuulit. So magkaroon tayo ng halimbawang pangungusap para mas maunawaan natin ng mabuti. Galaw ng galaw si Binggay kaya hindi mawasto ang paggupit ng kanyang buhok. So sa ating nakikita, muli nating ginamit ang mahabang nang, ayan, para or sa pagitan or sa gitna ng dalawang salita, which is yung galaw ng galaw. At ang ano nga ba ang salitang galaw ng galaw? Ito ay ang ating dalawang pandiwa. So sabi dyan, ginagamit daw natin ang mahabang nang sa gitna ng dalawang pandiwa. Okay, so hindi natin gagamitin ang maiksing nang kundi ang mahabang nang. Okay? Wala siyang ibang ginawa maghapon kundi magdasal ng magdasal. So muli, ginamit natin ang mahabang nang sa pagitan ng dalawang salita, ang magdasal at magdasal. So ano nga ba yung magdasal at magdasal? So sabi dyan, ang dalawang salitang ito ay halimbawa ng pandiwang pawatas. So ano ba yung pawatas? Pag sinabi nating pawatas, isa itong uri ng pandiwa na kung saan hindi pa ito nababanghay o nalalagyan ng panlapi. So ang pawatas ay uri ng pandiwa. Kaya naman, gagamitin natin ang mahabang nang dahil ayon sa ating definition, gagamitin natin ito or ilalagay natin siya sa gitna ng dalawang salitang ugat, pandiwa o pawatas na inuulit. Okay? So sa nakikita natin sa ating halimbawa, inuulit ang salitang pawatas, which is yung magdasal. Okay? So yun yung gamit ng ating salitang nang. Okay? So tapos na tayo sa mga gamit or tuwing kailan natin gagamitin ang mahabang nang. So kailan naman din daw natin gagamitin ang maiksing nang? Okay? Ito na yung kung kailan natin gagamitin yung maiksing nang. So una dyan, ginagamit na pananda. Okay? So ang maiksing nang daw ay ginagamit na pananda sa tuwirang layon ng pandiwang palipat. Okay? So para mas lalo nating maunawaan, narito ang ating halimbawang pangungusap. Nagkamit siya ng karangalan dahil sa pagsisikap niya sa pag-aaral. So, nasan ang ating maiksing nang? So, ayan, ginamit natin ang maiksing nang. Bakit natin ginamit ang maiksing nang? Sapagkat mayroon tayong pandiwang palipat, which is yung salitang naggamit. Ano nga ba ulit yung pandiwang palipat? Pag sinabi nating pandiwang palipat, ito ay uri ng pandiwa na kung saan nangangailangan ng tuwirang layon na gaganap ng salitang kilos. So nakita naman natin sa ating definition na mayroon tayong tuwirang layon sa pangungusap na ito. Kaya naman gumagamit tayo ng pananda na nang. So kung ang ating nang ay nakaposisyon dyan, bilang isang pananda, so nasaan daw ang ating tuwirang layon? Kung ito ang ating tuwirang layon, ang salitang karangalan. Okay, so yaan yung ating tuwirang layon sapagkat ang salitang karangalan ang tumatanggap ng salitang kilos, which is yung salitang naggamit. Okay, naggamit ng ano? Naggamit ng karangalan. Kaya naman,
Ayon sa ating definition, gagamitin natin ang maiksing nang bilang pananda sa ating tuwirang layon kapag mayroon tayong pandiwang palipat. Okay, maliwanag. So, pangalawang halimbawa, nakakuha ng ginto ang ama ni Ana. Okay, so nasaan dyan ang ating maiksing nang? Ayan. So, ginamit natin muli ang maiksing nang. Kit, sapagkat mayroon tayong muli, mayroon tayong pandiwang palipat, which is yung salitang nakakuha. Okay, nakakuha ng ano? Nakakuha ng ginto. So, ang salitang ginto ang ating tuwirang layon na tumatanggap ng salitang kilos, which is yung salitang nakakuha. Kaya naman, ginamit natin bilang pananda sa tuwirang layon ang maiksing nang. Okay, maliwanag. Pangalawang gamit ng maiksing nang. So, ginagamit daw natin na pananda ng aktor o tagaganap ng pandiwa sa tinig na balintiyak. Okay? So, gagamitin natin ang maiksing nang bilang pananda naman ng aktor o yung gumagawa ng salitang kilos na kung saan ang pangalan na ito ay nasa tinig na balintiyak. Okay? So, ano nga ba ulit ang balintiyak? So, ang balintiyak ay isang uri ng pangalan na kung saan walang tiyak na ngalan. Okay, so magkaroon tayong muli ng halimbawang pangungusap para mas maintindihan natin. Tinulungan ng guro na makapagtapos o makatapos ng pag-aaral ang kanyang mag-aaral. Okay, so ayan, ginamit natin ang maiksing nang. Bakit? So, ginamit natin ang maiksing nang sapagkat mayroon tayong pandiwa o salitang pandiwa, which is yung salitang tinulungan. Okay? Tinulungan nino? Tinulungan ng guro. So, ang guro o ang salitang guro ang ating balintiyak. Okay? Kaya naman, mayroon tayong pananda o ginamit natin ang maiksing nang bilang pananda ng aktor na gumaganap ng salitang kilos. Okay? So, maliwanag. Pangalawang halimbawang pangungusap. Niligawan ng binata ang mabait na dalaga. So, nasaan daw ang ating nang o ang pananda ng aktor o tagaganap ng pandiwa? So, ayan. Ginamit natin ang maiksing nang. Bakit? Dahil muli meron tayong salitang pandiwa, which is yung salitang niligawan. Okay, so yan yung ating salitang kilos na ginanapan ng ating aktor o pangalan na nasa uri ng balintiyak, which is yung salitang binata. Okay? Kaya naman, so nakikita natin ang ating pananda o nasa unahan o ang salita bago ang balintiyak ay ang maiksing na. Okay, so maliwanag, no? Pangatlo, or tuwing kailan daw natin ginagamit ang maiksing na. So, ito ay ginagamit kapag nagsasaad ng pag-aari o katangian ng isang tao o bagay. So, magkaroon tayo muli ng halimbawang pangungusap. Ang ani ng magsasaka ay naipagbili sa malaking halaga. Ayan, sa nakikita natin, mayroon tayo o ginamit natin ang maiksing nang. Dahil, sabi nga natin dyan, kapag gagamitin natin ito kapag nagsasaad ng pag-aari. So, ang salitang ani, okay, ang pag-aari. Okay, so ibig sabihin nagsasaad ang maiksing nang ng pag-aari. Pag-aari nino? Pag-aari ng magsasaka. So, yung salitang magsasaka ang yung ating tao. Okay? O yung nagmamay-ari ng salit ng ani. Okay? Ani nino ng magsasaka. Okay? So, ayan, nakikita naman natin na yung
purpose o yung gamit ng maiksing nang natin sa ating halimbawang pangungusap ay nagsasaad ng pag-aari ng isang tao. Okay? So, pangalawang halimbawang pangungusap. Ang kinabukasan ng anak ang iniisip ni Aling Maria. Okay? So, muli ginamit natin ang maiksing nang dahil nagsasaad itong muli ng isang pag-aari. Ang kinabukasan o ang salitang kinabukasan, yan ay isang pag-aari nino, pag-aari nino na ng anak, okay, which is yung tao, pag-aari ng isang tao. Kaya naman, muli ginamit natin ang maiksing nang dahil ang sa ating pangungusap, nagsasaad ito ng pag-aari, which is yung kinabukasan ng isang tao, which is yung salitang anak. Okay, maliwanag na. So, tapos na tayo sa kung ano yung pagkakaiba ng gamit ng mahabang nang sa maiksing nang.